Angelique, kung pinilahan noon ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at SK elections, ngayon, mala-blockbuster na naman ang pila dito sa mga COMELEC offices dahil naman sa huling araw ng pagpapasa ng sose ng mga tumakbong kandidato noong nagdaang eleksyon. Matapos ang isang buwan mula ng eleksyon ng BSKE, ngayong araw na ang pagtatapos ng election period at kasabay nito ang huling araw ng pagpapasa ng sose. Kaya naman sa mga local offices ng COMELEC, dagsa ang mga nagsusumite ng kanilang mga requirements. Tulad sa COMELEC office sa Maynila, mula sa entrada ng opisina hanggang sa kalsada, may mahabang pila. Dahil naman dito, ilan sa mga nagsusumite ng sose, may mga reklamo na sa sistema. Maraming sumisingit. Mga kilala, sinisingil at pinapapasok. Wala po priority rin. Ito niyo po, matanda, bata, binata, dalagan, isang pila lang. Wala po priority rin dito. Nagugutom na ako, lapit dito pa kumakain. Nagkaroon ng tulakan, so dahil walang sisilungan, hindi kumbinyente. Hindi katulad ng registration nasa mall. Eh, siyempre, capital to ng Pilipinas, eh, Maynila, dapat medyo inaayos yung sistema. Siguro hindi naman kasalanan nung COMELEC lang, coordination din, kasi sobrang laki at saka yung hindi siguro na-anticipate yung mga last minute na nagpa-file ng sose. Meron ding mga ilang magpapasa kahapon pa pumila, pero naabutan na niya ng cut-off, kaya ngayon ay madaling araw pa lang nakapila na sila para makaabot sa pasahan ng sose. Kasi nagka-top sila, tapos nagbigay sila ng stub para ngayon pong 29. Tapos may mga pinapasok pa rin po sila. Inabot po sila ng 8 PM po. Magkaroon lang ng priority lang yung sa mga senior kasi kawawa rin po eh, yung mga PWD. Monday po pala, pwede pala po magpasa na. Eh, ang alam ng lahat, kala-holiday. So, wala naman po masyadong tao na pumunta dito nung nakaraan. So, kung alam po namin na pwede nung Monday na holiday na wala kaming mapasok estudyante, siguro po mas okay po. Ayon sa Commission on Elections, aabot pa sa 1,000,000 na ang mga kandidato na inaasahang habol na magpa-file ng kanilang sose ngayong araw. Dahil kahit isang buwan na ang binigay sa kanilang palugit kahapon, nasa 5,000 pa lang o 500,000 pa lang ang nagpasa ng kanilang mga sose mula sa higit 1.1 milyon na mga tumakbo. Kaya naman, hindi na magbibigay pa ng palugit ang COMELEC at ngayong araw, tatapusin na nila ang pagtanggap ng mga sose. Wala po tayong plano mag-extend ng pagpa-file ng sose sa buong bansa. Kapag po sila hindi nakapag-file, bukas po hindi na namin tatanggapin yung mga sose na ipa-file po nila sapagkat may deadline po tayo. At again, hindi dapat nasasanay na para ang pag-iisip ng lahat, eh, okay, mag-i-extend naman ng COMELEC, dapat po alam nila may deadline and therefore, iyan ang deadline. Para naman sa mga hindi makakapagsumite ngayong araw, bukod sa penalty, posible rin ang perpetual disqualification, sabi ng COMELEC. O ibig sabihin ay hindi na sila makakatakbo o makakaupo pa sa kahit anong elected position sa gobyerno. Kapag po ito yung unang pagkakataon nila na hindi nakapag-file ng sose sapagkat unang pagkakataon din sila na tumakbo, kaya nakapag-file naman sila noong nakaraan, meron po kaming administrative fine na ipapatupad, i-impose sa kanila. Magbabayad po sila ng sose. Yan po ay pwedeng maging ground ng perpetual disqualification to hold public office. Ano po, hindi pwedeng mahalal, hindi pwedeng ma-appoint sa kahit na anong posisyon sa pamahalaan. Angelique, sa ngayon ay nandito pa rin tayo sa COMELEC office sa Maynila at kung makikita mo sa aking likuran o sa gilid ay marami pa rin yung mga nakapila dito na mga tumakbo na mga kandidato noong barangay at SK elections. Karamihan sa kanila ay nagre-reklamo na nga dahil wala raw priority lane sa mga PWD, sa mga senior citizens at kahit doon sa mga buntis o kaya mga bata, tuloy-tuloy yung pila dyan, iisa lamang yung pila dahil ayon nga sa COMELEC ay wala pang mga tumakbo. Lahat naman sila ay tumakbo kaya dapat ay pantay-pantay yung kanilang pila. Sa ngayon, wala pang sagot yung COMELEC kung magkakaroon naman ng cut-off ngayong araw dahil kahapon nga dito sa Maynila ay nagkaroon ng 3 o'clock na cut-off dun sa mga nakapila. Pero ngayon, ang sabi ng COMELEC, basta 8 to 5 ay bukas ang kanilang opisina para sa mga maghahain ng kanilang mga sose. At yan na muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik muna sa iyo dyan, Angelique.